Hi designers! Welcome back to my channel. If you're new here, my name is Ian. For today's video, magkakaroon ulit tayo ng panibagong project at panibagong episode ng Thrifted Transformation Episode 7. So anyway guys, before tayo mag-proceed, gusto ko lang i-inform kayo na yung dress na nasa likod ko ngayon ay dapat sana ito yung ikapitong episode ng ating Thrifted Transformation. Pero sa kasamang palad, hindi ko na siya nagawan ng video dahil lahat ng mga raw videos na nakunan ko sa dress na to ay nabura. As in, wala na talaga. For real. Kasi yung SD card na ginamit ko mismo sa pag-shoot ng dress na to ay nakorap. Nakapag-upload pa ako ng mga pictures nung photoshoot namin, pero the next day, itatransfer ko na sana yung mga videos dun sa computer ko. But unfortunately, hindi na na-read yung computer ko yung SD card. So sinubukan ko din siyang i-restore lahat ng mga files na nakasave doon, pero wala na talaga. At para magamit ko ulit yung SD card, kailangan kong i-reformat yung card. So yun yung ginawa ko. Kaya hindi ko na siya nagawan ng video. Yun din yung isa sa mga rason kung hindi ako nakapag-upload ng 2 buwan sa aking channel. Kasi sobrang nanghinayang talaga ako at nalungkot sa nangyari. Kaya sorry guys kung ngayon lang ulit ako nakapag-upload. Pero lahat ng yon, lesson learned na yon para sa akin. So ang gagawin ko na next time, after ng shoot, transfer agad. Para just in case maulit yung nangyari, meron na akong copy dun sa computer ko. Siya nga pala, shoutout kay BJ Rico Hermoso, isa siya sa mga abangers ko. Kasi isang araw nag-PM siya sa akin sa Facebook, kinamusta niya ako, tsaka tinanong din kung bakit hindi na ako nag-upload. So, yun nga yung rason ko. Maraming salamat sa'yo BJ, sobrang na-appreciate ko yung ginawa mo. Anyway guys, yung promise ko sa inyo, nagagawan ko ng tutorial yung ginawa kong bucket hat. At tsaka yung tote bag, pati yon nabura. So, ang ginawa ko, inulit ko na lang yung process kung paano siya gawin. Gumawa ko ng bago. Sa mga interesado kung paano ko ginawa yung bucket hat at saka yung tote bag, may ginawa akong video na mapapanood sa aking TikTok. Inalagay ko yung link nila sa ibaba ng video ito para mas madali nyo siyang mahanap. Sa mga nakapanood na, maraming salamat po. At panghuli, iniimbitahan ko rin kayo na suportahan at i-follow ang aking TikTok at sewing.libs. Sa mga 36 na nakafollow na sa akin doon, maraming salamat po. So moving on, narito ang mga materials na gagamitin natin. Para sa bagong project natin ngayon, gagamit tayo ng lumang bedsheet na nabili ko dito sa aming ukay-ukayan sa halagang 180 pesos. Hindi ko lang 100% sure kung satin yung fabric na to, pero similar siya sa satin kasi makinang yung bedsheet. Sunod na material, gagamit rin tayo ng 2.5 yards of Gina silk para sa kanyang lining. Sunod, 1.5 yard ng fusible cloth. Meron din ako ditong 1.5 yard ng regeline. At panghuli ay itong invisible zipper in the size of 18 inches. Sa kabuuan, gumastos tayo ng 370 pesos para sa project natin ngayon. Para sa kompletong listahan ng mga materials na ginamit ko, inalagay ko ito sa description box below. Excited na ako para sa project natin ngayon, kaya wag na nating patagalin. Simulan na natin. Narito ang mga patterns na gagamitin ko para sa project natin ngayon. Para sa unang hakbang, gamit ang aking seam ripper, maingat kong tinanggal muna ang tahi ng ating bedsheet. Ang parang ito ay kinakailangan nating gawin upang hindi tayo mahirapan sa paggunting ng ating mga pattern. Pagkatapos nating matanggal ang mga tahi, pinansya ko ng bahagya ang ating bedsheet, lalo na sa parteng may gusot. Ngayon, handa na tayo para gawin at guntingin ang mga kakailanganin natin. Para makatipid tayo sa tela, inuna ko munang ginawa ang skirt ng ating gown. Dahil ito rin ang pinaka-critical na parte, maingat kong hinanap ng tamang pwesto ang bawat pattern. Sa bahaging ito, natapos ko nang gawin ang skirt. Sunod, handa na tayo para sa bodice ng ating gown. Tulad ng nakikita nyo dito, inuna ko munang ginunting ang fusible cloth. Tandaan ang mga pattern na ginawa natin para sa bodice ay naisama ko na ang kanyang mga seam allowance. Ngayong nagunting na natin ang mga bodice pieces gamit ang fusible cloth, pwede na nating idikit ito sa ating bedsheet. Gamit ang pinainit na plancha, dahan-dahang planchahin ang mga ito. Guntingin ang tela, sundan lamang ang saktong hugis ng fusible cloth. Ganito ang magiging itsura ng ating bodice pieces kapag natapos nyo na siyang gawin. Narito ang skirt pieces at bodice pieces na ginawa natin. At narito din ang magiging lining ng ating gown. Tandaan na pareho lamang ang prosesong ginawa ko sa nauna at sa ating lining. Ang pagkakaiba lamang nila ay hindi ko na nilagyan ng fusible cloth ang lining. Sa parting ito, handa na tayo para buuin at tahiin ang bodice ng ating gown. Sundan lamang ang mga seam allowance na inilagay natin dito. Ganito ang magiging itsura ng ating bodice kapag natapos na siyang tahiin.
Sa parteng ito, ginunting ko ng kaunti sa kanyang bust area. Para naman sa lining ng ating bodice, ganito ang magiging itsura niya. Natapos ko na ding ilagay ang Regeline sa may lining ng ating bodice. Sa bahaging ito, gumagawa ako ng bias na hugis parihaba. Ito ang gagamitin natin para sa kanyang cowl na ilalagay natin sa bahagi ng bust. Ang bias na ginawa natin ay may lapad na 12 inches. Gaya ng ginagawa ko dito, gamit ang mga pins, ilagay ang ginawang bias sa parteng itaas ng bodice. Gumawa ng pleat sa parteng armhole, lagyan ng mga pins bago ito tahiin. Gamit ang gunting, bawasan at guntingin ang sobrang bahagi ng cowl. Ganito ang maging itsura ng ating bagong bodice kapag nailagay nyo na ang bias o cowl. Tulad ng ginagawa ko dito, gumawa ulit ng panibagong bias. Ang bagong bias ay siyang gagamitin natin para sa kanyang off-shoulder ng ating gown. Ang ginawa nating bias ay may lapad na 5.5 inches. Sa bahaging ito, natahi ko na ang ating bias. Balikta rin lamang ang tinahing bias. Maglagay ng sukat na 18 inches. Ito ang magiging length measurement ng ating bias. Gawin din ito sa ikalawa. Ngayon, handa na tayo para ilagay ito sa bodice. Gamit ang mga pins, ilagay ito sa parteng armhole. Lagyan din ito sa parteng likod ng bodice. At pagkatapos ay tahiin ito. Sa parteng ito, nasa skirt making na tayo. Ang ginagawa ko dito ay ang tinatawag na draping. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na masubukan ko ang ganitong technique. Sa tulong din ng mga video tutorial na napod ko dito sa YouTube, hindi ako masyadong nahirapan. Gaya ng nakikita nyo dito, pinagsama-sama ko na ang mga skirt pieces na ginawa natin. Sundan lamang ang mga seam allowance na inilagay natin dito. At para sa mas magandang resulta, plansyahin ang tinahing skirt. Ngayon, pwede na nating ilagay ang lining ng ating skirt. Lagyan ng mga pins bago ito tahiin. Sunod, handa na tayo para pagsamahin ang skirt at ang bodice. Sa parteng ito, dito ako talagang nahirapan. Struggle para sa akin kung paano ilagay ang lining sa bodice. Pero kalaunan, na-figure out ko rin kung paano ito gawin. Medyo natagalan lang ako sa parteng ito. Malapit na tayong matapos. Ngayon, pwede na nating ilagay ang kanyang zipper. Sundan lamang ang inilagay nating zipper allowance para dito. Huwag kalimutang lagyan ng mga pins bago ito tahiin. At para sa panghuling hakbang, naglagay rin ako ng hook and eye sa parteng itaas ng zipper para iwas na rin sa malfunction ng ating gown. Ganito ang maging itsura ng ating gown kapag natapos na siyang tahiin. Sobrang saya ko na natapos ko itong gown na to. Ito din yung kauna-unahang drape gown na ginawa ko. Mahirap siyang gawin pero nag-enjoy ako. At sa katunayan, marami akong natutunan about draping. At narito na ang ating finished product.
Dyan. At bago tayo magtapos, gusto ko munang i-shoutout si Miko or Maiko Pabito from Tarlac. Hi sa'yo Miko, happy watching. Para sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ibaba ng videong ito. At dito na nagtatapos ang ating video. As always, maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa next vlog ko. Bye guys!